Hi guys, so ito naman ako si Aboy. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking vlog. This will be the third part ng pag-unbox natin ng ating in-order na Bongambilia package from Nueva Vizcaya. So, bali, ang package ni seller is buy 10 plus 1. So, that would be 11. Ang sistema, sa isang slim box or kilo box, tatlo ang kasya. So, what I did is, umorder pa ako ng isa. So, that would be that would make it 12 na seedlings. Kaya, apat na boxes ang pinadala sa atin. Kasi, that would be the most ideal. Mas makakamura ka. Yung sumunod kasi dito sa slim box is 330. At ang sabi ni seller, tatlo lang ang kasya. Or, sorry. Ang sabi ni seller, apat ang kasya sa medium size na box. So, kung apat ang kasya, magiging tatlo. Tatlong package, 330, mas makakamura pa rin. Compare pa rin dyan sa pinakamalaki, dun sa jumbo na kilo box. Ang kaya lang daw ilaman dun, sabi ni seller, is kung hindi ako nagkakamali, 6 or 8. So, ang presyo naman yun is 600 plus. So, talagang kung all in all, kahit hiwa-hiwala yung package, mas makakamura ka sa slim box kasi tatlo na ang laman ng slim box for 165 na package. Okay, so, buksan ko na yung pangatlong package natin. Ah, din nga pala sa humihingi ng update tungkol dun sa ating water lily. Unfortunately, yung una nating tinanim na water lily, hindi siya nabuhay. Kasi tinanim ko siya dun sa mataas na container na parang tube. Masyadong humaba tapos hindi nagtuloy. So, nagsimula na naman ako. May binhi tayo rito. Water lily. I'll keep you posted kung mabubuhay natin yung batch na to. This time, medyo maliit lang sigurong lalagyan yung pagtataniman ko sa kanila. Then, I'll update you. Kung hindi nyo pa napanood yung part na yon, include ko rin dito or sa description. Na yung una. Hanggang ko na rin yung iba sabay-sabay. Yan, ito yung pangalawa sa cooking oil. Sa plastic na cooking oil na nilagay. At ito ang panghuli. At dahil may nasisili pa akong pangalan dito sa loob, unahin ko na ito. Mayam sa packaging tip si seller. Ayaw pa kawala. Ang halaman. Diyan.
lang ito lang din yung ibabaw. So, ang ginagawa ko, dahil naka-packaging tape yung ibabaw, pinapalibutan ko na lang ng gupit yung gilid, tsaka natin gugupitin sa gitna para hindi masyadong masaktan yung halaman o ma-disturb. Medyo malayo na binyahin niya. Wawa naman kung mahihirap. Wapagod pa siya. So our 13th variety is Lady Syra. So ito yung kanyang bloom. So yung bloom niya, pag may name na nakalagay, meaning nag-grab ko siya online, I'll just include the name ng uploader to give credit. Kung wala naman, bali stock photo yon na binigay sa akin ni seller. So again, our 13th bougainvillea variety is Lady Syra. So, ito yung pangalawa na nabuksan natin. Nakapost pala. Hindi nagre-record kanina. So, ang name niya, yayamanin ang name niya. LV or Louis Vuitton. So, ito yung kanyang bloom. Tapos, siya, so far siya na yung, sa mga nabuksan natin, siya na yung nag-start ng magbago yung kulay ng dahon or pa-bloom na. So, our 14th variety is Louis Vuitton or LV. Okay, so next, ito na siya. Not sure kung may pangalan. Nakalagay siya sa empty plastic bottle ng oil. Cooking oil. Variegated. Variegated din yung dahon niya. Unfortunately, hindi ko pa nakikita yung name niya. Ayun. Meron siyang name tag. At ang name niya is Diamond Orange or Diamond O. So this could be our 15th variety. So, ito yung kanyang bloom. Okay. Again, our 15th variety is Diamond Bloom. So, again, maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking vlog. Samahan niyo po muli ako sa mga susunod pang videos natin i-upload, sa mga hobbies natin itatry, at mga halaman susubukan natin alagaan hanggang sa muli.